Noong umaga ng February 28, 1995, isang ordinaryong araw lamang para kay Daniel ang lahat. Gumising siya ng mga oras na yon ng mapayapa, na walang iniisip na kung anong mangyayaring masama. Ngunit nang siya ay pumasok sa loob ng silid ng kanyang anak, isang malaking pagtataka at pagkatakot ang bumungad sa kanya. Dahil hindi na niya nakita ang kanyang anak sa kama nito, at maraming mga bakas ng dugo sa paligid ang makikita. Ano nga ba ang dahilan ng pagkawala ng kanyang anak? Kung interesado ka sa aking kwento ngayong gabi, tara, isasalaysay ko ang buong pangyayari sa pagkawala ni Regina. Bago po tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Regina Lee Krieger ay isinilang noong March 3, 1980 sa Twin Falls County, Idaho, USA. Ang kanyang mga magulang ay sina Rhoda Mae Freeman at Daniel Dean Krieger. Siya ay nag-aaral sa Brulee Junior High School bilang ninth grader. Habang nag-aaral, siya ay naging membro ng The Lutheran Church at Zion Lutheran Youth Group. Maliban sa pagiging aktibo sa paaralan, mahilig din siya sa musika at water skiing. Kaya naman siya ay naging membro ng Myrtle Lake Water Skiing Club. Si Regina ay inilarawan ng kanyang mga magulang bilang isang malambing at matalinong babae na madaling makipagkaibigan at mahusay sa kanyang paaralan. Samantala, inilarawan naman siya ng kanyang mga kaibigan bilang isang mabait at masayahing individual. Ngunit nagbago ang lahat ng ito nang ang kanyang mga magulang ay nagdesisyong magdiborsyo. Ang diborsyo ng kanyang mga magulang ay labis na nakaapekto ng masama kay Regina. Sapagkat para sa kanya, pakiramdam niya na parang naiipit siya sa gitna. Dahil dito, kung minsan, tumutulog siya sa bahay ng kanyang ina at kung minsan ay sa kanyang ama. Sa kabila ng ganung setup, nananatiling malambing si Regina sa kanyang mga magulang. Ngunit noong umaga ng February 28, 1995, tumawag si Daniel sa opisina ng Cassia County Sheriff upang iulat ang pagkawala ng kanyang anak na natutulog lang sa kwarto nito. Ang mga pulis ay mabilis na tumugon sa tawag ni Daniel. Pagkarating, agad silang nag-imbestiga sa loob ng bahay. Sa silid ni Regina, nakakita agad sila ng mga bakas ng dugo sa kama, sa carpet, sa pinto, hanggang dalhin sila ng ilang mga patak patungo sa likod ng bakura ng bahay. Bukod sa mga patak ng dugo, walang makikitang bakas ng sapilitang pagpasok sa bahay at ang kwarto ni Regina ay hindi magulo. Kaya naman, naniniwala ang mga pulis na walang nababakas ng pakikibaka sa loob. Ngunit sa kabila na tila ang pagsisiyasat ng pulisya ay walang naganap na kakaiba sa pagkawala ni Regina, sinigurado ni Daniel sa mga ito na ang kanyang anak ay dinukot. Pero habang kinakausap ni Daniel ang mga ito, inamin niya na ang kanyang anak ay nagtangkang magpakamatay mga isang buwan nang nakakalipas bago ito nawala. Matapos marinig ng pulisya ang mga katagang ito kay Daniel, naging teorya nila na umalis si Regina ng mag-isa. Dahil naniniwala sila na ang dugo sa silid ni Regina ay mula sa kanyang paghiwa sa sarili. Kaya dahil sa ginawang teorya ng mga pulis, hindi nila inayos ang pagkolekta ng mga ebidensya at pinagpasyahan lang nila na ito ay simpleng paglalayas ng dalagita. Sa kabila ng isinantabi ng mga pulis ang kaso ni Regina, si Daniel ay patuloy pa rin sa pakikipag-ugnayan sa mga ito sa tuwing siya ay nakakakuha ng mga bagong impormasyon patungkol sa anak. Ngunit ang kinatatakutan ni Daniel ay mangyayari na.
Dahil ilang linggo matapos mawala si Regina, isang bangkay ng isang batang babae ang natagpuan sa baybayin ng Snake River. Kaya dahil dito, mabilis na pumunta ang mga pulis upang magsiyasat sa nasabing lugar. Pagkarating, isang bangkay na naaagnas na ng husto ang kanilang nakita. Ang katawan ay isang babaeng naka-shorts at underwear lang. Kaya naman nagbaka sakali sila na baka ito ang anak na hinahanap ni Daniel. Kaya agad nilang tinawagan si Naroda at Daniel upang iulat ang patungkol sa bangkay. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ng mga pulis ang suot ng bangkay na nakita. Inilarawan nila ang suot ng biktima na ang shorts ay may mga silitang Dean's Cove. Dahil sa narinig, agad na kinumpirma ni Rhoda sa pulisya na ang natagpuan nila ay ang kanyang anak na si Regina. Dahil ang salitang Dean's Cove ay isang lugar na binisita nila noon na kung saan bumili sila ng shorts. Maliban sa damit, nakilala din ang bangkay bilang si Regina dahil tumugma ito sa mga record ng ngipin niya. Samantala, batay naman sa autopsy ni Regina, siya ay sinaksak sa dibdib at hiniwa ang kanyang lalamunan. Dagdag pa, nahinampas siya ng matigas na bagay sa ulo at mukha. Na kung saan, ayon sa medical examiner, maaring dahil sa mga tinamong sugat ni Regina, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na makalaban pa matapos matamo ang mga sugat. Kaya dahil sa paliwanag ng examiner, napagtanto na ngayon ng pulisya na nakagawa sila ng napakalaking pagkakamali sa imbestigasyon. Dahil hindi sila naniwala na dinukot o pinatay si Regina. Kaya naman hindi nila maayos na kinolekta ang mga ebidensya na natagpuan sa tahanan ni Daniel. Samantala, matapos kumalat ang balita tungkol sa pagpatay kay Regina, isang tip ang dumating sa pulisya. Isang 16 na taong gulang na binatilyo na nagngangalang Cody Thompson na laging nasasangkot sa kaguluhan o maliliit na krimen ang nagsabing nakakita siya ng bangkay noong mga oras ng pagpatay kay Regina. Ayon kay Cody, na nakadroga siya noong panahong nakita niya ang bangkay. Patuloy niya sa pagsasalaysay na nasa isang party umano siya nang makita niya ang katawan ni Regina sa bathtub. Pagkatapos, ipinakita sa kanya ng mga pulis ang isang larawan ni Regina. At sinabi niyang naniniwala siya na maaaring iyon ang nakita niya. Ngunit maliban sa salaysay niya, walang ibang tao na makapagpapatunay sa sinasabi niya. At dahil sa mga masasamang record ni Cody, naniniwala ang mga pulis na maaaring gumagawa lamang ito ng kwento. Kaya naman, ang mga salaysay ni Cody ay isinantabi. At dahil sa walang nakakapagbigay ng impormasyon patungkol sa pagkamatay ni Regina, naging isang malamig na kaso ito ng maraming taon. Gayunpaman, sina Daniel at Rhoda ay determinado pa rin na makuha ang hustisya para sa kanilang anak. Kaya sumulat sila sa lahat para tulungan silang buksan muli ang kaso ni Regina. Kaya makalipas ang 18 taon noong January 2013, sa pangunguna ni Sergeant Robert Taylor ng Casha Sheriff's Office, sinimulan muling buksan ang kaso ng dalaga. Dahil doon, napagtanto niya kung gaano karaming ebidensya ang hindi nakuha at hindi nakolekta. Kaya tiningnan na lamang ni Robert ang lahat ng testimonya ng mga nakasaksi kabilang ang salaysay ni Cody. Makalipas ang maraming taon, si Cody ay nagkaroon ng maraming problema at nabilanggo ng habang buhay. Kaya kasalukuyan siya ay nasa kustodiya ng mga pulis. Ayon sa pahayag ni Cody, nagsinungaling umano siya sa mga nakaraang taon. Dahil marahil na rin na gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot ng mga oras na nagsasalaysay siya. Kaya ngayon, nais na niyang sabihin ang totoong nangyari. Patuloy niya sa salaysay na noong gabi ng pagkawala ni Regina, siya ay nasa pinangyarihan ng krimen kasama ang mamamatay tao at isang drug dealer na nagngangalang Gilbert Rodriguez. Naayon umano kay Gilbert, gagamitin umano niya ang mga teenager sa kanyang operasyon sa droga. Ngunit matapos ng kanyang pahayag, wala nang iba pang binanggit ito. Kaya nung gabing yun,
Matapos iwan ni Gilbert si Cody sa loob ng kotse, pinanood lamang ng binata si Gilbert na naglakad papunta sa gate ng tahanan ni Regina. Matapos ang humigit kumulang isang oras, lumabas si Gilbert sa bahay na may dalang kumot na may tao sa loob. Pagkatapos, nagmaneho sila paalis ng lugar papunta sa Jackson Bridge ng Snake River. Nang makarating, bumunot umano si Gilbert ng baril at sinabihan siya na tulungan ito. Kaya magkasama nilang itinapon si Regina sa tulay, hanggang mapadpad ang bangkay mga ilang milya ang layo sa dalampasigan. Maliban sa pahayag ni Cody, dumating rin ang ilan pang mga saksi na magpapatibay sa pag-amin ni Cody. Ayon sa mga saksi na nakita nila si Cody at Gilbert nang pumunta mga ito sa party na puno ng dugo noong gabi ng pagpatay kay Regina. Matapos sa mga pahayag, mabilis nilang pinuntahan si Gilbert upang kausapin. Ayon sa kanya, noong February 1995, lumabas umano siya ng bansa dahil na-deploy siya sa Afghanistan para pumasok sa militar. Ngunit pinatunayan ng kanyang mga talaan ng gobyerno na ito ay isang kasinungalingan. Kaya dahil doon, noong February 20, 2019, naaresto si Gilbert sa kanyang tinutuluyang bahay. Sa paglilitis, nagpatotoo si Cody laban kay Gilbert at pinaniwalaan naman siya ng hurado. Bagaman sinubukan ng abogado ni Gilbert na tanggalin ang mga testigo sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanilang mga criminal record at kredibilidad, sa kabutihang palad, hindi siya nagtagumpay. Kaya noong June 2021, makalipas ang 26 na taon mula nang pinatay si Regina, si Gilbert ay napatunayang nagkasala at nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad na makakuha ng parol. Kaya ang 60 taong gulang na si Gilbert ay kasalukuyang nagsisilbi sa kanyang sentensya sa Idaho State Correctional Institution, Unit 11. Samantala, ang 44 na si Cody naman ay kasalukuyang nakakulong sa isang selda ng bilangguan sa Idaho State Correctional Center, B Block, sa Boise, Idaho. Bagaman hindi nabanggit kung paano nakapasok si Gilbert sa loob at ang pagkamatay ni Regina ay walang katiyakan o direktang motibo, isa lamang ang tiyak. Ang masamang tao ay walang pinipiling papatayin. Kaya nasa loob o nasa labas man tayo ng ating pamamahay, lagi tayong mag-iingat. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Heidi Sapungan ng Balanga Bataan, si Marcos, Felix Tibon and family from Bonny Island, Nigeria, Mary Ann Ortiz and family from Lipa City, Batangas, Maydayan Raniola from Carmona, Cavite, Jaymar Magdalita, Lizelle Lutarino from Riyadh, Saudi, YL Tagalog Movie Recap at Aaron Naray. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Regina Lee Krieger. Ako po si G, maraming salamat.